Mga kaibigan, ating malaking karangalan na ipakilala at tawagin ang susunod na alkalde ng Cabuyao, Laguna, ang aming ama at ama nyo rin, si General Jaime Bacho Caringan! Maraming salamat. Alam ko, yung nagpanggala sa akin, yung aking pong pangalawang anak, si Tudy, yun po yung naka-showbiz sa aming pamilya. Dahil kami pong lahat ay mga pribadong tao at hindi ko nga po alam kung bakit napasok ako dito sa larangan ng politika. Pero bago po ako magsalita, hayaan niyo pong pakilala ko rin yung isa-isang babae sa buhay ko. Yung pong aking asawa, yung pong ina ng aking mga anak na sulong nagtaguyod nung ako po ay malayo at nadestino sa iba't ibang lugar. Siya po ang solong gumabay sa aming mga anak. At katulad po ng binanggit, kita naman po ang epekto ng kanyang paggabay sa aming mga anak. Yung po kumukuha ng litrato ay saan? Come here. Ito po yung aking pangatlong anak, si Pipo. Siya po ay isang doktor sa Medical City. Thank you, sir. Yung aking pong pangalan, Jack Amir. Ito pong aking pangalan, binatago po yan. Binatago po ito. Siya po ang isang abogado na meron na pong sariling law firm. Nagtuturo po siya sa maraming universidad. At siya po ay nag-masters sa University of Frankfurt sa Germany. Thank you, sir. Yung po aking ka isang anak na babae. Feliz, come here, please. Ito po yung pangalawang babae sa buhay ko. Ito po ay inantay ko ng 7 taon pagkatapos kong ipanganak yung aking pangatlong anak na si Pipo. At akala ko po hindi na ako magkakaanak ng babae. Kaya po nung dumating ito at lumabas sa buhay namin, talaga po hindi po pwedeng mapalitan yung katuwaan sa akin. Siya po ay nag-aral sa University of Virginia. Natala po sa history ng University of Virginia na merong anak, ang isang anak ng Cabuyao na nagtapos ng 2 major, Foreign Affairs and Psychology, at isang minor, Religion. Natala po, gumraduate siya with distinction. Kaya pinagmamalaki po ito ang anak nito. Siya po ay dapat pupunta sa Georgetown University, dahil po nakapasa siya para kumuha ng masters, pero hindi po niya ipinagpatuloy dahil masyado po siyang na-inlove sa kanyang trabaho sa Gawad Kalinga, kung saan inaalagay niya ang ating mga mahihirap na kababayan sa payatas. At ang huli ko pong gusto kong ipakilala, dahil nakikita niyo po sa posters namin, isang pamilya, ay bago po pala ipakilala yung aking may bahay, gusto ko po rin ipakilala yung aking daughter-in-law, si Mia. Siya po ay nagmamanage ng isang recording studio. Mia kami. Siya po ang ina ng aking kaisa-isang apo na naka Santa Claus pa ho yung costume.
Salamat. Tarvis, come here. Ito po yung kaya sa isang babae sa buhay ko. Siya po yung ilaw ng aming tahanan. At siya po ang number one kritiko ko sa lahat ng aking ginagawa. Kaya po, pagka nakita niya na medyo nalilihis po yung aking ginagawa, siya po ang number one na nagsasabi sa akin, mali yan, hindi mo dapat ginagawa yan. Ako po ang pangatlong anak ng maong si Colonel Jose Patilina Antonaba Caringan at ni Luz Garcia ng Arayat, Pampanga. Ano po kaming magkakapatid. Si Ate po ay isang guro. Si Kuya po ay nakagraduate na agriculture sa UP. Ako po at yung tatlong sumunod sa akin. Si Joel, si Nat, si Jojo. Kami pong apat ay lahat gumraduate sa Philippine Military Academy. Kaya nga po, kami po lahat ay eskola at walang ginastos ang anong mga magulang at kami po ay nakapag-aral bilang mga eskola ng ating pangalaan. Taong 1972, nung ako po ay umalis dito sa ating bayan, kaya po siguro maraming hindi nakakakilala sa akin dahil nga po pumasok ako sa Philippine Military Academy kung saan gumraduate ako noong 1976. At pagkatapos po noon, kung saan-saan na po ako na-assign, ang pinakahuli po, kulang sa 3 taon po akong na-assign sa Sampanga, kung saan ako'y nag-retire noong 2008, November of 2008. Ako po ay nagbalik dito sa ating bayan. At akala ko po, pagkatapos ng graduation, eh mananahimik na lang po ako. Dahil matagal-tagal din pong panahon na hindi ko naibuhos ang aking mga oras sa aking pamilya. At yun po ang inaasahan ng aking asawa at ng aking mga anak. Subalit na ako po yung umuwi sa ating bayan, nakita ko na yung bayang iniwanan ko noong 1972 ay walang masyadong ipinagbago. Lalong-lalo na po kung ikukumpara natin sa siyudad ng Santa Rosa, sa siyudad ng Kalamba, at ngayon po sa siyudad ng Binyan. So ako po ay nagpaalam sa kanila. Sinabi ko na haharap ako sa aking mga kababayan at susubukan kong ialay ang aking sarili at baka naman meron akong magawa para sa bayan ng kabila. Naiintindihan ko po nung sinabi nilang ayaw nila. Dahil alam nila na ang politika ay madumi. Subalit, sa akin pong pagpuporsiging kumbisi sila, finally pumayag ko. Ito po ang sabi ng aking kaya sa isang anak na babae. Daddy, pumapayag kami. At dahil alam naman namin na hindi ka namin kayang pinilang, pero isa lang po ang hinihiling namin sa iyo. Daddy, don't get dirty. Dahil alam po niya, at alam nila na madumi ang pinilang. Sinabi ko po sa kanila, hindi ako magiging madumi. This is my covenant. Ko sa inyo, this is my covenant. Sabi ng mga kamupalan dito sa kamupalan.